ang TikTok user na si WinMCPix na madalas nating maitampok dito sa ating channel na di umano'y ginagambala ng isang multo o entity sa loob ng kanyang tahanan ay muling nagbahagi ng dalawang bagong video na kung saan ay meron di umano ulit siyang nakuhanan na makapanindik palahibo. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey, hon. Come here. Look. No, I can't deal with that. I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day that I've seen. Oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun, let's go to dinner or something for a while. Time to go. Sa bidyong ito, nakuha isang araw habang si Win ay naglalaro sa kanyang Xbox na i-record ng kanyang camera mistulang mga boses na sumasagot sa kanya. Pati na rin ang kusang paggalaw ng upuang ito. Narinig niyang tumunog ang kanyang TV at nang iharap niya ang camera dito ay unti-unting lumitaw mula sa upuan ang isang anino na tumayo at takmang papalapit sa kanya. Ayon kay Win ay napilitan di umano siyang lumabas ng bahay matapos ang pangyayaring ito. Pero napansin mo ba ang hindi napansin ni Win ng mga oras na ito? Narito ulit ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see. Stop it. Noong mga sandaling nakita at nakuhanan ni Win ang anino sa upuan mula sa refleksyon ng TV at ipaling niya ang camera dito, sandaling makikita mula sa kanilang hagdanan ang isang figura o imahe na mistulang isang tao. Makalipas ang ilang araw ay muling nagbahagi si Win ng panibagong video na kung saan ay sinubukan niyang kuhanan ang kanyang sarili habang siya ay pumapanik sa hagdanan. Remember as a little kid, you used to shut off the lights and run up the stairs because you felt like something was, like a monster was going to follow you up the stairs or chase up behind you. I'm going to prove that today. Every time. And there you have it. Come on, buddy. Calm down. Come on. Calm down. Habang pumapanik si Win sa kanilang hagdanan, nakuha na ng kanyang camera ang kusang pagbukas ng pintuan ng kanilang basement at ang paglabas mula rito ng isang anino. Sinundan siya ng aninong ito hanggang siya ay makapanik. At makalipas ang ilang segundo ay muling makikita ang anino sa ibaba na lumapit at inatake ang camera ni Win. Ang mga video kayang ito na naidokumento ni Win ay mga patunay na totoong haunted ang kanyang tahanan
at siya ay ginagambala ng isang multo entity. O ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang TikTok ARG. I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula di uman na ito sa livestream ng isang Jordanian ghost hunter na nag-imbestiga sa isang abandonadong bahay na binabahayan di umano ng isang jin na dahilan kung bakit umalis sa mga taong dating tumira sa bahay na ito. At sa livestream nga ng Jordanian ghost hunter na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. 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 والله لفوت لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ثاني اختفى بثاني. هيو هون اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تعبت. خلاص. لحد هون بتعب. Sa umpisa pa lang ng video ito ay nakita na agad ng Jordanian ghost hunter ang mistulang mukha ng isang tao na nakatungo sa kanya mula sa bintana. Pero nang agad siyang tumakbo para puntahan ito, ay bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan at nakarinig siya ng mga malalakas na tunog. Pero hindi na muling nagpakita pa sa kanya ang sumilip sa kanya sa bintanang ito. Totoo nga kaya ang nakuha na ng Jordanian ghost hunter na ito? Isa nga kayang jin ang nagpakita sa kanya sa bintanang ito? Ito na nga kaya ang sinasabing jin na namamahay sa lugar na ito? Kayo na ang bahalang umasga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay bumisita sa isang abandonadong pabrika sa China na pinaniniwala ang haunted. Na kung saan ay may mga kwento-kwento na meron di umanong mga multo nang tila mga dating empleyado ng pabrika ang patuloy pa rin na gumagala sa loob ng nasabing gusali. At sinubukan niyang mag-imbestiga ni Xiaolong ng live para subukang mangalap ng mga patunay na ito ay totoong haunted.这屋他妈有人生活的迹象，我操，没有灰，静了静了能给我打开机。
操你个妈的，你真是没能耐了现在。操你妈的，玩玩都整那出。Nag-umpisang makuha na ni Xiaolong ang pagbagsak ng salamin ito at sa kanyang pagpasok sa loob ng isang kwarto ay nakita niya mula sa salamin ang paggalaw ng upuang ito. Sinubukan itong sipain at batukin ang bote ni Xiaolong at sa kanyang pagtalikod ay bigla na lang nagliparan patungo sa kanya ang mga boteng ito na mistulang may kung anuman na bumabato sa kanya.我怎么感觉这地方像他妈绑架案的地方呢？这货！那好像是火把！我操你！都还！Nakarinig si Xiaolong ng mga tunog mula sa ibaba at nang sinubukan niyang sumilip dito mula sa hagdanan ay bigla na lang bumagsak at nabasag ang salamin ng pintanang ito. Pero tumuloy pa rin si Xiaolong sa kanyang pagbaba at dito ay nakita naman niya ang pagbagsak ng bagay na ito, pati na rin ang paggalaw ng kahoy na ito. Shit, ni mga kalagabila. Shit!有声这边，我操你妈！我操你妈！
我操你妈的。Sa patuloy na paglilibot ni Xiaolong sa loob ng pabrika, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog sa kanyang paligid. At nang sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula ng mga tunog na ito, ay nakita niya mula sa kwartong ito ang pagdaan ng mistulang isang tao. Agad-agad naman na pumasok si Xiaolong sa loob ng kwarto. Pero kagaya ng inaasahan, wala namang tao na naroon sa loob. Pero di pa dyan nagtatapos. Sa puntong ito ay sinubukan na ni Xiaolong nakamunin ng kung anumang naroon na magpakita sa kanya. At mula sa bahaging ito ay nakita niya mistulang isang tao na nakatingin sa kanya sa tabi ng posting ito. At nang sinubukan niya itong puntaan ay tila ba naglaho na ito. Pagkatapos ito ay nagpa siya ng lumabas si Xiaolong dahil umihina na ang kanyang flashlight at alam niyang malapit na itong mamatay. Pero dahil patuloy pa rin siyang pinababalik ng kanyang mga livestream viewers, muling naglakas loob na bumalik si Xiaolong, daladala ang isang patpat. Matapos na muling maghamon ni Xiaolong na magpakita ang kung anumang naroon, muli ngang nagpakita sa kanya mistulang isang babae na may itim na kasuotan na nagtago sa likuran ng posting ito. Pero nang agad-agad na magtungo si Xiaolong sa lugar kung saan ito nagtungo, ay wala na ang babae roon na tila ba tumagos o dumaan sa dingding na ito. Dahil makikitang wala naman itong daraanan at purong bato ang pader na ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong pabrikang ito. Ang mga multo na nga kaya ng dating mga empleyado ng pabrika ang nagpakita kay Xiaolong. Kayo, ano sa palagay nyo?
ang ghost hunters na sina Casey at Colton ng YouTube channel na Mindset TV ay nakatanggap ng mensahe mula sa isa sa kanilang mga viewers para paimbestigahan ang isang kubo sa US na nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Ayon sa kanilang viewer ay nirentahan di umano nila ang kubong ito at sa kanilang pananatili dito ay nakaranas di umano sila ng mga kababalaghan kagaya na lamang ng mga kakaibang tunog, mga yabag, mga tinig at pati na rin ang kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kubo. Kaya naman sa tingin nila ito ay haunted at inimbitahan nga nila sina Casey at Colton para mag-imbestiga at sinubukan nga ni Casey na mag-isang pumasok sa loob ng kubong ito. What is wrong? Looks weird. This room has a really weird vibe to me right now. Hello? Cole, you in here? We are all alone out here. The camera picked that up. There's like a bell or something that just rang in here. Hello? Is there anybody here? Is that it right there? Sa umpisa pa lang ay nakarinig na si Casey ng mga tunog sa loob ng kubo at mula sa bahaging ito ay nahagip ng kanyang kamera ang mistulang isang mukha ng tao na tila ba patagong nagmamatsya kay Casey na walang kaalam-alam noong mga oras na ito. That could have been from me walking, maybe. No, because it jerked again over here. That's weird. Checked it. Also, there was a bell, like a cowbell. Uh-huh. And that rang when I was going down there. I'll show you, but like, bro. You hear people talking? Is that outside or inside? I can't tell. I hear it. There being like another large shoot. Oh, don't get, yeah, stay back. Oh my
my God. What the f*** was that? The door just it closed on its own when I was walking in there. Like there's a door straight back right to the f***ing hallway where the REM pod is, bro. Oh my God, what the f*** was that? That door right there just f***ing closed. I got it on camera, I'm telling you, bro. Sa patuloy na pag-iikot ni Casey sa loob ng kubo, nakita niya ang kusang pagbukas ng isa sa mga pintuan ng cabinet na ito. At matapos ito ay pumasok na rin si Colton sa loob. At dito nga ay nag-umpisa na siyang makarinig ng mga boses at mga yabag. Pero di pa siya nagtatapos. Did you see that? You want to do a yes no in here? In this hall? Instead of the big room? I mean, we could do it in the big room too, but this is like, this is the spot. Can you come past the REM pod again and closer to this glowing blue prism? Can you tell us anything? Are you upset that we're here? Huh? Hey. There it goes. If you're angry that we're here, do something. You've already showed us that you were here. Oh my God. Bro, did you f***ing feel that? If you're angry that we're here, do something. You've already showed us that you were here. Oh my God. If you're angry that we're here, do something. You've already showed us that you were here. Oh my God. Bro, did you f***ing feel that? Nakita ng dalawa ang pagdaan ng mistulang isang anino sa harap mismo ng kanilang kamera. At habang sinusubukan naman nilang makipag-ugnayan sa mga posibleng naroon, at magtanong sila ng if you're angry that we're here, do something. You've already showed us that you were here. Oh my God. Ay bigla na lang may malakas na hangin o puwersa na maririnig din maging sa kanilang kamera. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakukuhanan ni na Casey at Colton ay sapat na patunay na para masabing totoong haunted ang kubong ito. Mga multo nga kaya ang nakukuhanan ng kanilang kamera? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang sikat na paranormal investigator na si Sir Ed Galuwag kasama ang Pinoy Ghost Hunters na sina Pedro ng YouTube channel na Pedro Pablo TV at Marvin ng YouTube channel na Nibram Dakil TV ay binisita ang isang lumang bahay sa Bulacan na sinasabing nakatayo na noong panahon pa ng mga Hapon at Kastila na sa kasalukuyang panahon ay pinaniniwala ang haunted. Sa video ng ito ay sinubukan nilang libutin ang buong bahay at pakiramdaman ng mga presensya na posibleng nasa loob ng bahay na ito. At sa kanilang ang investigasyon ay may napansin ang kanilang mga viewers na hindi nila napansin noong mga oras na ito. Oh, meron din doon pero most likely, mas malapit sa'yo, inituturo niya. And this is it. See? It's here. Yan. Anyone from this spot ay maging, pwedeng maging vessel. Pwedeng maging vessel. Pwedeng maging vessel. No? So may mga movies tayo napapanood. So ito, paparamdam ko sa inyo yung goosebump na malakas. See? And... here.
kung sino ka man na narito ngayon, hindi kita guguluhin. At if ever, kung gusto mo makapag-communicate sa akin o sa amin, meron kaming gagawin mamaya sa Spirit of the Glass, ini-invite kita. Okay? So far, sir, yan yung mga usual na ginagawa ko, no? Nakita mo ba? Isa sa ating mga viewers ang nagsabing mula sa refleksyon ng salaming ito, makikita ang tila isa pang tao na may itim na kasuotan at maputlang mukha na nasa likuran ng isa sa mga staff ni Ed, na hindi di umano katulad ng isang ito na makikita ng malinaw ang detalye ng mukha. Makalipas pa ang ilang minuto ay meron ulit napansin ng mga viewers na Ed na talaga namang makapanindig palahibo. Okay. Ang natutulog dito ay isang babae na matanda na ang matawag sa ganun. Yung lagi siyang pumupunta ng church. Parang lagi siyang nagsisimba lang ganun. So ito yung ugali niya, ito yung ginagawa niya. Okay. Sir, try lang ha. This is it. Try lang. Kumbaga, ito lang yung ano, let yourself ano flow, let your mind flow. Tingnan natin pa yung iba. So ito na yung ito, mukhang ito na yung huling room eh. No? Saan ba yung isa? Ito. Sa bahaging ito ay makikita ang mga staff ni Ed na lumabas mula sa kwartong ito. Pero maya-maya pa ay mapapansin na tila may isa pang puting imay na mabilis na sumisilip kina Ed. May mga nagsasabi na posibleng isa itong batang multo, pero ang ilan naman ay nagsasabi na posibleng isa lang ito sa mga staff ni Ed. Pero kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pang mga videos ni Ed, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Ed Kaluwag. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!